Hi guys, kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. And for this video po, share ko lang or update lang tayo no, sa mga crypto exchanges po na ginagamit natin sa pag-buy and sell ng cryptocurrencies. So ito guys is from BitPinas. So pwede nyo rin itong mabasa or maybe nabasa nyo na to. So pwede naman kayo mag-share, mag-comment sa comment section. Basta respeto lang po, para respetuhin din tayo ng iba. Alright? And as you can see, dito sa ating screen, sabi dyan, InfraWatch. So, sa mga hindi familiar kay InfraWatch po, ito lang naman yung madalas bumatikos kay Binance before. And mukhang nagbunga po yung kanilang effort sa pag-babash kay Binance. And because of their action, napansin ni SEC si Binance, and anong nangyari is, pinaban ni SEC si Binance dito sa Pilipinas. So, bawal na siyang gamitin actually kasi may cease and desist na yan. Pero, yun lang, kahit anong gawin nila, sabi naman ni SEC mismo yan, wala silang magagawa kasi nga hindi naman talaga nila totally 100% mapipigilan yung mga gustong gumamit. Sorry, kasi nata-download pa naman daw si Binance sa Google Play Store, which is ginagamit pa rin ng karamihan. And ngayon guys is ayan, so si InfraWatch after Binance nga ay ayan, so si BitGet tsaka OKX naman ang parang susunod na tatargetin for sure guys, ha, for sure, dahil nag-email na itong si InfraWatch kay SEC malamang sa malamang mga few siguro months no, ay baka mag-warning na rin to, mag-issue ng warning si SEC for OKX and BitGet. So, bakit nangyari ito? And, paano na? No, wala na ba tayong mga gamit kasi lahat binaba na. So, I think ang nangyari dito is itong si BitGet tsaka OKX kasi medyo nagpapansin, no? Ibig sabihin is, madami silang mga activities and programs na ginawa na very, tawag dito, papansin ang style. Kasi, syempre, sa social media, panay post, panay gatherings, no, panay yung mga ambassador. So parang talagang kumbaga buklat na buklat yung kanilang ginagawa. And since wala nga naman lisensya itong si BitGet tsaka OKX dito sa Pilipinas, katulad kay Binance, is malamang sa malamang talaga ay mapapatigil na rin yung mga ginagawa po nila. So anyway, anong effect nito sa atin? Pag nangyari ito, tawag dito, hindi naman siya totally mawawala talaga na pati yung pera natin kasi iba ay nagtatanong paano daw yung fund, safe ba ang yung pera. Pag ito nangyari, safe naman guys, no? Kasi you can withdraw naman it anytime. And kahit pagkaroon ng warning po yan is pwede pa rin ma-transfer yung mga asset natin. So, yun lang. Malilimitahan lang talaga ang galaw ni BitGet tsaka OKX dito sa Pilipinas. Kumbaga wala na masyado magpo-post ulit katulad kay Binance. Totally talaga wala nang nagpo-post. So, ganun din ang mangyari dyan kay BitGet tsaka OKX for sure. So, may Bybit naman, no? So, hindi napansin si Bybit. BitGet tsaka OKX kasi sila talaga nga madaming ginagawang programa ngayon. So, anyway, ang gusto kasi talaga ng tawag dito, SEC is tangkilikin daw natin si GCash. Si GCash, of course, coins.ph kasi cryptocurrency exchanges naman daw yan. Yun lang, mahirap nga lang talaga ang, para sa akin ha, mahirap ang transactions, no? Ang daming problema nangyayari sa transactions, especially GCash. Coins.ph naman, ganun din. Very strict, sobrang strict. Yung pagka-strict nila ay wala naman sa hulog. Pag binlock yung account mo para ma-open yan, ang daming mga dokumentong kukunin, tapos pupunta ka pa sa kanila para ipasa, ayaw sa email. So, medyo nakakalungkot, no? Na sarili nating exchanges, ganun ka. Talagang okay naman yung stricto sila, pero yung sobrang stricto, parang sobra naman. Anyway guys, don't panic sa mga may fan dito kay BitGet tsaka OKX kasi nga, ulitin ko, hindi naman yan mako-close, no? Kung dito sa Pilipinas ay biglang ipasara,
So, ang mangyayari dyan ay papatransfer naman yan. So, magsasabi naman yan sila na, okay, transfer nyo na yung fund nyo kasi bawal na sila dito. So, anyway, just like what happened, no, kay Binance before. So, nagagamit pa rin naman hanggang ngayon. Malilimitan lang talaga yung mga ginagawa nila. So, ayan guys, no, basahin nyo na lang. Call to action. Launch on immediate investigation. Ayan, investigation agad. Issue cease and desist agad, oh. Maximum penalties for regular violators. Ensure the SEC maintains the same strict enforcement seen in the Binance case to protect Filipino investors, ha. Ang word nila, protect Filipino investors. Ang tanong is, yung mga gumagamit ng BitGet saka OKX, agree ba sa ginawa nila? Totoo bang pinoprotektahan lang? Kasi kapag chinek mo, ay mga nag-comment gumagamit ng BitGet saka OKX, mawala naman silang problema. Pero ang word nila, protect Filipino investors. So, by allowing unregistered exchanges like BitGet and OKX to operate, we expose millions of Filipinos to significant final risk every day. The time to act is now. So, parang pinupush talaga nila si SEC nitong si InfraWatch na gumawa ng action para dito kay BitGet and OKX. Anyway, share lang naman to guys. So, puli nagkaroon kayo ng idea and God bless sa ating lahat.